first time, pwede makita yung mga first timers. Wow, pwede palapakan natin mga first timers. Sino naman yung mga sponsors? Yung nag-imbita sa mga first timers, pwede makita yung mga kamay. Pwede ba palapakan natin mga sponsors? Mga kaibigan, narinig ko kanina si Dr. Ed Cabantog, yung ating presidente. Magaling ko ba siya magsalita? Yes! Maganda ko ba yung produkto? Yes! Yes, diba? Mga kaibigan, ang topic ko, paano naman yung marketing plan? Pag sinabi yung marketing plan, paano ko kikita ng pera? Yan ang mas exciting part. Bakit po? Siyempre, pag sinabi mong pera, masarap po ba kumita? Yes! At kung kikita ka, ano gusto mo? Malaki o maliit? Malaki! Malaki! Mga kaibigan, bago ko ituloy, magpapakilala muna ako para ma-idea ko kayo, sino ako, anong background ko, paano na-involve sa ganito negosyo, paano nag-upisa itong negosyo nito. Mga kaibigan, ako po ay taga-Pangasinan. Sino ko dito pag taga-Pangasinan? Uy, dami ah. Ako po ay pinanganak doon, doon ako lumaki ng high school. Nag-migrate po ako sa Maynila, nag-college po ako. Ako po ay gumaduate ng physical therapy, gumaduate po ako sa UP. Opo, University of Perpetual. Ang pangalan ko po ay Raymond B. Asperin. Mas kilala ko sa pangalang John. Ang apelido ko po ay Asperin. Ang middle initial ko po ay B. Bio Jessic. Maniwala kayo sa hindi, totoo po yun. Ang nanay ko po ay C. Cortal. At pinagkatawalan yung pangalan ko. Bakit? Hindi ko ba inilong pangalan ko? Kailangan nyo ako. So mga kaibigan, 1998, graduating student po ko. Ako po ay naibita sa isang kumpanya. Hindi ko nababakit yung pangalan ng kumpanya. Ganito rin po yun. Hindi ko alam kung anong seminar. Basta sabi sa akin, sponsor ko, sumama ka, sumama ka. Bakit? Basta sumama ka. Eh ako naman, sama na sabi. Sama, sama. Umatay na ako ng seminar. Gantong-ganto ho. Marami ho tao, punong-puno. Kaya lang, kakaiba ho yung culture. Bakit po mga kaibigan? Parang kanina. Di ba yung mga members ko, yung mga nag-imbita sa inyo? Kakaiba, di ba? Tapos pinag-uusapan sa'yo, gusto nyo naman kami! So, sa madaling salita, ang dating ho sa akin, lokohan, hindi ho totoo. To cut the story short, hindi ho ako nag-join. Eh, bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Simple lang ho. Yung tao na imbita ho sa akin, kaklasiko ho, babae, siya ho tumuloy. Ako hindi. Pero hindi ko makakalimutan ito nangyari sa amin. July of 1998, unang check-in tinanggap ng kaklasmate ko babae, 1,100 pesos. Check-in ho, excited! Tingnan mo, ginaganto mo, tingnan mo, 1,000! Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki. Eh, malaki pa yung sweldo ng katulong eh. So sabi ko sa kanya, sige, tumuli ka, lumaki ka, bahala ka, sabi ko. July, August of 1998, tumanggap siya, 4,000 pesos. Nung tumanggap siya ng 4,000, diniretso ko na. Siyempre, mas excited. Kung dito na-excited, mas excited dito. Pero diniretso ko, sabi ko, 1 plus 4 is 5,000 in 2 months. Tayo, pag-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi, sa negosyo mag-upis sa mali, pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment, pag sasabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 pa rin yan. Tama, di ba? Oh. Ah, kaibigan. Okay nyo, nakumbinsin niya ako? Hindi. Nakumbinsin niya ako? Hindi. Hindi, bakit 5,000 pa rin yan eh. Sabi niya, lalaki, sige, lumaki ka. September of 1998, tumanggap po siya, 12,000 pesos. Mga kaibigan, tumahimik na ho ako. Ako yung tao madibate. Anything na pinipresent po sa akin, hindi ko tinitinan yung mga ganda. Hinahanap ko yung butas, yung pangit. Ganun ho ako. Pero nakita ko 12,000, ayoko na makipagdibate. Tumahimik na ho ako. Alam niyo bakit? Wala ang trabaho. Ba't tumatawa kayo? Ganyan tayo mga Pilipino eh. Kung sining wala, siya yung kalaman kung sino. O, totoo naman, tinan yung katabi niyo. Tinan niyo. Tinan niyo yung katabi niyo. O, pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, wala namang dating. O, lalo yung may mga nakasabit dito. Maniwala kayo sa akin, peke yan. O, teka lang, baka may tinatamaan ho, ano. Kung tinatamaan ho kayo, please lang ho, wag ho kayo ma-offend. Hindi ko trabaho mong offend. Dahil hindi naman ho kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Mga kaibigan, 12,000, part-time sudyante. Malaki, maliit? Sali ako, hindi? Sali, hindi. Alam mo bakit? Balik-baliktad mo man to, pati na-explain ko, sales pa rin ho ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. May nakikita ka lang pag may benta. Ang sabi ko sa kanya, next month, wala ka maimbita. Wala ka mabentahan. May kita ka, wala. Sabi sa akin, wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sure. Hindi ka tulad pagka tayo naghanap ng trabaho pag graduate natin. Pumasok ka lang, 15-30, sure, may sweldo ka. Siya tumuloy. Ako hindi. October of 1998, mga kaibigan, dito nagbago lahat. Tumaga po siya, 52,000 pesos. Mga kaibigan, hindi ako kumukang pera.
Pero gusto ko ho ng pera. Huwag na ho tayo magpaka-plastic-plastic pa. Mga kaibigan, iba ang may pera. Galing po ko sa hirap. Hindi naman ho ko dukha o hampas lupa. Ano? Ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti. Yan, ha? Naiintindahan niyo ba yung ganun buhay, ha? Ha? Hirap ho, medyo hirap. Mga kaibigan, kung nakita ko 50,000, alam mo yung pakiramdam na nakakamoy ka ng pera? Alam mo bakit? Mga kaibigan, kaya ako nag-physical therapy. Dahil gusto ko kumita ng pera. Tingnan niyo maigi. Noong 1990s, mid-90s, hindi man ho bang PT sa abroad? Hindi man, di ba? Hindi ko naman po ng PT. Basta pag-graduate ko ng high school, pagdating ko ng Maynila, sabi ng ate ko, mag-PT ka. Bakit ate? Basta yayaman ka, uya. Sige, PT. PT ako. Hindi ko alam kung trabaho ng PT. Nalaman ko ang PT nung gagraduate na ako. Doon ko nalaman trabaho namin. Tagamasahe ng tatanda. Ha? Ang mga kausap ko, manong, kumusta kayo? Kaya, ako muna. Yan ang kausap ko, ha? Lakad po kayo. Dahan-dahan na ako, ha? May magagawa pa ba ako? Gagraduate na ako? Wala, tinanong ko na, gumagraduate naman ho ako. Ito problema ko pag-graduate ko. Hindi na yung demand, nurse naman daw. Di ba nakakainis yung ganun? Alam ka lang, alam, pag-graduate ko, nurse na. Naipit ka sa gitna. O natutuwa ko yung bakit? Di ba ang daming nurse ngayon? O saan katuta ka nurse? Hindi man daw. O ngayon, dahil sa sobrang dami na nag-graduate ng nurse, kung nurse okay, o kayo offend, ano ho? Napapansin lang ho natin to. Ang daming nurse, bakit po? Pati nga doktor nag-nurse. Ay, di naman ho nakakahiya. Nakakatuwa lang siguro pakinggan. Dahil pag graduate yung doktor, di ba, sinteblado? Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano itura ng doktor? Yeah. Imagine mo, yung doktor tonton, naging nurse. Bakit? Yung whole reality. If you're an ordinary person in the Philippines, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Tama ba ako? Totoo naman ho eh. Kaya mga kaibigan, nung makita ko itong 52,000, sa isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. 1 year, ginawa ko yung business. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, akwate, lahat ng kilala ko, inibit ako. Good news po, walang sumali. Matawa kayo. Tingnan ko kung may imibita kayo. Ang hirap-hirap kayo mag-imbita. At ang masakit pa sa mag-imbita, alam mo yun, yung minsan, Indian, ito masakit sa lahat. Umaten na, umupo na, pumalaktak pa. Paglabas, ngit ka. Kaya, okay lang sabihin yung hindi autorisado, okay lang yun, matatanggap ko eh. Ang di ko matanggap, yung sasabihin pang di maganda, ay, naluloko lang kayo, piramiling kayo. Yun ang battered sa lahat, tama ba ako? Tama, so mga kaibigan, second year ko, gusto ko na mag-quit. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata bagay sa akin itong negosyo to. Hindi ko yata linya to. Hindi ito ang swerte ko. Kinukonvince ko sa sarili ko na hindi na bagay, hindi para sa akin. So what happened? Kinausap ko yung kaklase ko, sabi ko, na babae, yung sponsor ko, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, sige, mag-quit ka. Hindi mo na natinag. Ano, bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit, sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, pongan. Eh siya ho, nag-80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Ang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko si sistema, to cut the long story short, nahit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita kong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may pwede ka na eh. Nakuha niya ako. Kaya huwag kayo titigil, hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin niyo sa akin, eh paano kami nag-imbita? Wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened, naka 6 years po sa kumpanyang yun, I was one of the millionaires club, youngest millionaires club. After 6 years, I decided umalis po sa kumpanyang yun. Nag-join ako sa isang company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang, at least may idea lang ho kayo, ano pinanggalingan ng may-ari? Nag-join ho ko sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ho ko doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ho ko naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month. Totoo ho yun. Alam niyo ho, wala ho kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko,
In 1 year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, oh, ano ngayon? Hindi ko naman sila mamayabang yun, ano? Siya sabi ko sila sa inyo, na talaga may pera, ho! Mga kaibigan, after 1 year sa kumpanya nyo, umalis po ulit ako. Alam ko lang, iniisip nyo kung first-timer kayo. Ang tumatak mo sa isipan nyo, kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama rin. Tama. Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Ha? Ha? Kaibigan, ilalo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oo. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Next question nyo. Alam mo naman sa sara. Sali ka pa rin na sali. Pag nasara naman lahat na sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi oh, wala akong makitang negosyo na pagkaliit ng tampunan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, eh, mahirap yan eh. Para sa akin ho, ito ang pinakamadali sa lahat na mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first-timer dito, sino nag-imbita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, katabi nyo. O, nandyan. Diba, diba, iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din, diba? Tumatawa din, tama ba ako? O, sino nasasalita? Ako, sino papagod? Oh, ganyan yung gagawin nyo? Mag-iimbita ako, papalakpak yun lang. Kasabi mo sa akin, mahirap. Subukan mo mga negosyo. Bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat, pati logistics, iisipin mo. Eh kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbita lang, papalakpak yun. Yeah! Pag sumali, yay! Yeah! Diba? Tama. Oh. Eh, sasabihin nyo sa akin, eh kung di sumali, eh di sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman ah. Wala kang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari, we've decided, convince ko kami may magandang negosyong to. Ang problema ho, pag sinabi ho, network marketing, sirang-sira na ho talaga sa Pilipinas. Hindi na ho dati masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, nag-they come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali, ano yung itsurang ngayon? Sa isa lang sinasabi niya, uy, sali ka dito, maganda to. After 1 year, sali ka dito, may bago, maganda din dito. After 1 year, sali ka ulit, may maganda, bago ulit dito. Ikaw, sali ka ng sali, wala naman napupuntahan, puro sarado lang. Tama ba? Ang masakit niyan, pag uwi ka sa bahay niyo, reaction ng mga kapitbahay, mga kamag-anang, oh, yan naman si Neto, okay! Tama? Masusunog ka talaga eh. Ayaw ka na networking. Kinahihiya ka na ng kaibigan mo minsan. Pero mga kaibigan, kami ho, convince ho kami, may pera ho. Sa ibang bansa ho, pag sinabing network marketing, katulad nung galing kami ng Amerika, ibang klase ho. Pag umatid kayo ng seminar, puro nakapustura ho, formal attire ho, napakaganda. Pag sinabing networking, bilib sila. Dito hindi ho. Kinahihiya ang networking dito. Mga kaibigan, isa lang naisip namin. Bakit tayo sali na sali sa kumpanya nagsasara? We've decided, August of 2005, sabi namin, tayo na lang magtayo para di na magsara. That is the idea, August of 2005. Mga kaibigan, matagal na ho kami sa network marketing. Marami na ho kaming kumpanya pinalaki. Marami nagsara. Sino naipit sa gitna? Kami ho. Tayong sumasali. Bakit? Imbita tayo na imbita. Tapos yung may-ari, sasara. Siyo napahiya. Di tayo mag-iimbita. Nakuha niyo ako? So, pag-arawan niyo yung mga may-ari, hindi naman network marketers. Mga negosyante ho. Iniipit lang ho tayo. So we've decided, kung kaya nila, kaya namin. Pero ngayon, hindi namin sasara. Bakit? Network marketers na ho kami. Nakaibigan. Nagalag kami ng produkto. Hindi ko na-explain product. Na-ready na ho. Yung C24/7, yung complete, inuwan namin exclusivity from Nature's Way. Ladies and gentlemen, may nagtanong sa amin, kung talagang maganda yung produkto, kung talagang sinasabi niyong maganda at mabisa, eh bakit wala sa TV? Bakit wala sa Mercury Drum? Bakit wala sa mga magazine? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Yan ang tanong sa amin. Mga kaibigan, yun na nga ho eh. Kaya ho kami lumalaki. Because of a simple idea. Bakit binigay sa amin Nature's Way exclusivity? Because of the simple idea. Ano ho yun? Yung user pwede maging pusher. O para maintindihan nyo, sino kumikita? Yung user o pusher? User. Pusher. Anong user? User ka, no? Bakit, hindi yan? Kaya pag kayo
May nagtanong sa inyo ang trabaho mo. Sabihin nyo, pusher. Nakakabaliw. C-24-7. Mga kaibigan, now, ayoko na pahabay pa. Pag-usapan natin, paano naman kikita? Mga kaibigan, may tanong lang ako sa inyo. Sino ko dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita yung kamay. Maraming salamat po, maraming salamat. Alam, hindi ko alam bakit iba din nagtatas ng kamay. Hindi ko yun alam kung natanong na ito. Pero alam niyo, I've been doing this for the past 12 years. Isa lang ako sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, tuwing itatanong yung tanong na yan, merong nasa itaas na nakatingin sa amin sa baba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibigyan. Uulitin ko yung tanong ko. May pag-asa pa yung dinagtataas. Sino ho dito gusto niyo naman? Mga kaibigan, masarap po ba ang may pera? Yes! Diba? Alam niyo, huwag ho kayo mayabangan sa akin. Pero saray ho ko mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep. Lahat ho, dinaanan ko. Pero alam niyo ho ngayon, iba na ho ang buhay ko. Alam niyo, pag isa umaga, ano sinasabi ko sa driver? Louis, pakipipay nga yung sasakyan, alis tayo. Ano sinasabi sa akin? Sir, alin ba sa mga sasakyan niyo ipipipay namin? Alam niyo ho, baka naiyabangan ho kayo, eh alam niyo ho, iba ho talaga may sasakyan. Noong unang panahon, ang sasakyan ho, luxury ho yan. Ngayon ho, necessity ho yan. Kailangan na ho. Kaya pag ikaw ho, may pamilya ho kayo, huwag ho kayo papayag na walang sasakyan. Kahit luma, magkasasakyan ka. Mangarap ho kayo magkaroon ng sasakyan. Nakuha niyo ako? O tingnan niyo tumaigi. Paano kung may anak ka? Fresh graduate. Katulad ng itong kwento ko, lumang kwento. Di ba tag-ulan ngayon? Fresh graduate. Matalino. Provinsyana. Pero matalino. Maganda, sexy. Ang puti. Naghanap ng trabaho. Palibasa, sikat na Makati. Makati, tinanggap ka agad ho sa Makati. Unang araw ng trabaho. Umulan ho. E traffic pa. Wala siyang choice. Sumakay siya, MRT. Yan yan, pinakambi sa paraan dito sa EDSA. Traffic, di ba? MRT mo siya. E di ba sa MRT, ang daming tao, nahanap pagka rush hour. Di ba yung pag nasa pila ho kayo, pag bukas ang pinto, hindi mo kailangan pumasok sa loob, tutulak ka talaga ng tao, mapasok sa loob, di ba? Tutulak ka talaga eh. Pagdating sa loob, dikit-dikit ang mga itsura niya, di ba? O, ano yung itsura? Pag nandun, unahan sa sarili, di ba? Unahan yan, unahan. Pagtakbo ng MRT, di ba? Miyamiya, kuya pre ng MRT. Pag tren ng MRT, mabae maganda, may tumusok sa likod. Sinirip niya ngayon, may lalaki. Sabi niya, Manong, yung payong mo tumutusok. Galit na galit. Tagbo ulit yung MRT. Pag tren ulit, may tumusok na naman. Manong, yung payong mo tumutusok. Yung lalaki, sabi. Ang lalaki. Alam niyo, pag tren ng MRT, ay, grabe talaga, ang lakas. Ay, Manong, sinigaw ng babae. Yung lalaki, dali-dali bumaba. Sabi ng babae, wala naman payong. Ano yung tumusok? Kayo, how would you like to spend the rest of your life? Gusto nyo ba natutusok? Pag may kotse ka, hindi ka matusok. Ito na ho, ito na nga, ito na nga. Baka may first time, tama na ito ho! Paano makikita? Mga kaibigan, dapat makonvince mo tayong lahat na ang kumikita o yumayaman ay negosyante. Tama ba ako? Yes. Hindi ko nila lahat, pero kadalasan at karamihan. Yung mga nag-abroad, sasabihin nyo, hindi, kumikita rin yung mga nag-abroad, totoo ho yun. Pero pag uwi nila dito, bit-bit ang kanilang mga kinita, ininegosyo rin ho nila yun. Dahil kung di nila ininegosyo, mauubos din ho yun. Babalik na sila sa abroad, eh paano pag tumanda na? Magulat na lang sila, wala sila napunda na negosyo. Nakuha niyo ako, bottom line, negosyo. Ang problema ho, kulang ho tayo saan? Sa finance, pera, kulang ho. Good news po. Itong negosyo papakita ko sa inyo, pag ikaw nag-join